Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Keith One-Time Thurman, tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Japanese Monster at ang bagong Unified Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. Kakapanalo nga lang po ni Inoue kontra sa former Unified Super Bantamweight Champion Stephen Fulton via TKO sa Round 8. Sa post si Thurman sa kanyang social media account ay kinongratulate niya ang bagong kampiyon at nagbigay ito ng mensahe. Panoorin natin mga trops ang video. Okay people, before the night's over, I gotta make this video, man. Congratulations, Inoue. Your performance was surreal, brother. Sugoi! Sugoi desne! Amazing, brother. Seikai champion! Seikai champion! Inoue desu! Okay? Man, that boy been bad, people. I seen that man fight in Tokyo years ago. I love that boy, Inoue, man. Congratulations to him, his family, his team, bro. They amazing, man. You just outclassed an undefeated American champion. Took that boy to school, boy. I love the way you walked him down. Showed him that he hit like a bat. And that you ain't nothing to play with, boy. Look, man. Congratulations. Japan, he's the greatest Japanese fighter of all time. I don't know if they got Japanese goats. Does Japan got goats? I don't know if they got goats. They got a goat now, and his name is Inoue. Bet. Bumati rin kay Inoue ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ang mga ilang boxing personality sa pamamagitan ng post sa kani-kanilang social media account. Sa kabilang dako naman po tayo, Sean Porter na sorpresa sa pagkapanalo ni Naoya Inoue kontra kay Stephen Fulton. Umasa raw siya na maraming nakahandang game plan si Fulton. Ngunit ang nakita nga lang niya ay ang mga pagkakamali nito sa galaw. Ganun pa man daw ay niisip na lang ni Porter na talagang nasapawan lang si Fulton ni Inoue. Sa tingin ni Porter ay ang dahilan kung bakit natalo si Fulton ay dahil hindi ito sanay na matamaan ng suntok. Defensive fighter daw si Fulton at ayaw nitong matamaan at hindi ito basta nagpapatama. Kaya daw siguro ay nagugulat na lang ito at nararatel sa tuwing tinatamaan ng Japanese Monster. Dagdag pa ni Porter ay sa ngayon daw ay wala siyang nakikitang makakapagpahinto kay Inoue sa 122-pound division. Anong masasabi nyo sa pahayag na ito ni Sean Porter mga trops? Sa ngayon ay may apat tayong kababayan ang nasa top rankings ng Super Bantamweight Division. Si Carl James Martin, Marlon Tapales, Mike Plana at Gianriel Casimero. Sang-ayon ba kayo sa sinabi na pahayag ni Porter o isa sa mga Pinoy Super Bantamweight contender ang makakayang talunin ang Monster ng Japan? Kita-kit sa comment section! Shoutout muna tayo sa mga pogi nating mga trops. Yun lamang po at maraming salamat.